Oke, dulu kan harus akan ke Pilih kulur. Tidak ada kan kepuk lo, kan? Kasilingan, kumusta po kayo ngayon mga kasilingan, no? Ngayong araw mga kasilingan is pasilip po lang yung maliit kong pupuhan mga kasilingan, no? Para kung sino yung gustong pag-alaga ng pugo mga kasilingan, ganahan rin kayo mga kasilingan sa pagpugo mga kasilingan. So pakikita ko ngayon mga kasilingan yung ating munting pugo mga kasilingan at kayong ipot ng pogo mga kasilingan, ilalagay natin doon sa ating tanima na mga gulay mga kasilingan, no? So tala, silipin natin yung ating munting pogo. Ito yung ating pogoan mga kasilingan. Sa ngayon is nasa 300 heads po itong mga kasilingan, no? So, ito yung mga pugo natin na nabili ko doon sa Dumaguete. Is, nabili ko itong mga kasilingan is nasa 35 per head mga kasilingan. So, ito yung mga una kong nabili mga kasilingan na pugo ng itlog na is nasa 90% yung itlog niya mga kasilingan, no? Kasilingan. So ito mga kasilingan, 2 weeks before mangitlog pa to mga kasilingan dahil mga bata pa to sila mga kasilingan. So ayan, may hihintay ng pagkain. So ito yung ating pagkain ng pugo mga kasilingan, no? Chick booster yung pakain ko ng ating pugo. Doon po binili sa GM Poultry. Yan. Sa isang araw mga kasilingan is nasa 6 kilos yung mapakain natin sa kanila lahat sa 300 heads. So 100 heads mga kasilingan, 2 kilos yung ating mapakain sa ating pugo. So, mas malakas yung mga maliliit. So kahit pa paano mga kasilingan is kapag bumibisita ako dito sa aking puguan, mawawala yung ating mga problema or stress sa buhay. Yan, masayang masaya po tayo na nakikita yung ating buhan na napakalakas at saka ang masasabi mo na wala talagang problema itong mga pugo na to. So ito yung mga nangingitlog na mga kasilingan, mga dalawang buwan to nangingitlog mga kasilingan, no? Yan, wow. Booster po yung pinakain natin sa kanila mga kasilingan. Ito yung nangitlog at saka yung sa hindi pa nangitlog mga kasilingan, yung mga bata pa. Chick booster yung pinakain natin sa umaga. Bibigay po sa kanila 3 kilo. So sa hapon 3 kilo mga kasilingan, no? Yan. Ito yung ating pugo. Nagyan ko ng net mga kasilingan sa itaas ng kanilang pagkain dahil yung kanilang pagkain is hindi natin nalagyan ng net. Yung iba matatapon sa lupa, yung feeds, sayang. Yung feeds pa naman ngayon mga kasilingan is napakamahal. Sobrang mahal talaga ngayon yung feeds.
natin makakaya kung wala tayong ibang hanap buhay na para mapakain natin itong mga alaga natin. Pero kahit pa paano mga kasilingan, is nababawasan yung ating mga problema pag may alaga tayong mga ganitong hayop mga kasilingan, no? Dahil sa bawat patak ng itlog, so matutuwa tayo na may nangingitlog yung ating mga pugo. Ayan. Sarapan ng ating kids mga kasilingan, lalagyan ng kids na so doon sa likod, pinakuntaan tungo sa likod mga kasilingan, lalagyan ng tubig sa likod. Ito yung ginawa ko mga kasilingan, yung lalagyan natin ng tubig is PVC na 2 inches po to, natake po para pag maglinis ko ng tubigan nila, so madali lang yung malinisan. Ayan yung tubigan nila mga kasilingan. Ito ko rin ilalagay sa kanilang tubig yung vitamins. Ayan kalian kena plastik kan? Kayak putus. Kasi dosi. Seperti yang. Wih, nana deh yang. Nari pun ada aku. Awal toplingan air nang sampai plastik. Ayo. Itu yang kanilang ipot. Tapos pagaman betan atau labang? Lagian pun nang ipa, para hindi po masyadong maamoy yung kanilang ipot mga kasilingan. Dahil itong pugo mga kasilingan is napaka sangsang talaga yung amoy nito mga kasilingan, no? So lagyan natin ng ipa yung kanilang sa ilalim sa kanilang putan para yung mga basang-basa na mga ipot is sisipsipin sa ipa. Ayan, pagkatapos nitong mga kasilingan, ihatid natin ito doon sa ating tinanim na mga gulay. Yung mga gulay natin mga kasilingan, maliit pa. So, lagay na natin sa sako mga kasilingan para madala na natin doon sa ating gulayan. Yan po yung ipa mga kasilingan, no? Sinabi ko kanina,
gagawin natin dito sa baba ng ating maliit na puguhan. Saan ako tayo? Hintay, ngapon. So, nandito na tayo sa ating gulayan.